Gano'n nga ba kalupit si Michael Dasmariñas sa ibabaw ng Luna? Halina't pagmasdan natin ang lakas at bilis ng utak ng isang na namang Pinoy boxer na maswerteng nabigyan ng pagkakataong hantingin ang halimaw ng Japan. Pero bago ko ituloy ang video na to, kung ngayon ka palang napadpad sa channel na to, mas maganda kung nakasubscribe ka na sa ating munting channel at pindutin mo na rin ang notification bell button para lagi ka manotify sa ating mga bagong uploads. Halina't pagmasdan natin ang lakas at bilis ng utak na isa na namang Pinoy boxer na maswerteng nabigyan ng pagkakataong hantingin ang halimaw ng Japan. Siya ay walang iba kundi ang tubong Camarinesor na ngayon ay naninirahan sa Valenzuela City na si Michael Dasmariñas. Sinasabi nga na iba na magiging pain lamang ito si Dasmariñas sa halimaw sapagkat hindi masyadong maingay ang kanyang pangalan maski ang ating Filipino Plus Nonito Donaire na may angking pamatay na left hook ay minsan na ring napatunayan nangisay ang mga biktima nito. Ay namiguring hantingin ang tinaguriang halimaw ng Japan. Pero may iniwan naman itong damage, ang orbital fracture sa kanang bahagi ng mata ni Naoya Inoue. Kung papansin ninyo mga lords kung gaano katalino itong si Dasmariñas pagdating sa laban, dito nyo ma-appreciate ang kanyang galing. Noong minsan nakaharap niya ang French pro boxer na si Karim Guerfe, isang agresibong fighter at may pamatay na right hook, mapapansin nyong napakalmado lamang ni Dasmariñas. Hindi muna bumibitaw ng suntok sa mukha ng kalaban, puro body shots at kung sakaling bumitaw man, pasundot-sundot lamang ito mga lods. Puro ilag at napakagandang footwork, timing at angking tibay ng panga. Kayang sumabay at handang makipagbasagan ng mukha. Alam na alam ni Dasmariñas kung paano dalhin ang laban. Sobrang napakaingat at hinding-hindi niya minamaliit ang kanyang katunggali. Patuloy pa rin sa body punch hanggang sa nakafocus na din sa katawan ang depensa ng kalaban. Kahit di man bumabaon ang left hook ni Dasmariñas, ramdam naman ng kalaban ang bigat at pinsala nito na unti-unting nakakapanghina sa kanya. Makikita mo sa bawat patama ni Dasmariñas ang resulta. Dinaramdam ni Guerfe ang sakit. Patuloy pa rin si Dasmariñas. Round 1 hanggang round 3, paulit-ulit lang ang estratehiya na may kasamang pag-iingat hanggang sa pumatak na ang round 4, ang round na kailangan na nilang pabagsakin ng Pinoy. Napansin na kasi ng trainer ni Guerfe na unti-unti nang nanghihina ang kanilang bata. Samantalang ang ating kababayan naman ay parang naka-motolite. Biglang nagbago ang galawan ng Pinoy taliwas sa unang pinakita noong unang tatlong rounds. Kailangan ipakita ni Dasmariñas ang fake na atake para maging kampante si Guerfe na fake lamang ito. At kung uulitin man sa susunod, hindi na siya aatras at babagsakan na niya si Dasmariñas ng kanyang pamatay na kanan. Pero mali ang nangyari. Nakaplano na pala ang lahat ng mga susunod na atake ni Dasmariñas. Kaya kung mapapansin niyo mga lords, ibang iba na ang galawan ng Pinoy. Klarong klaro na may pinupunterya. Kaya may kalalagyan si The Monster pag nakaharap niya si Dasmariñas. Huwag lang talaga siyang kumpiyansa at kung maaari man ay huwag na huwag siyang magbibigay ng kahit anumang butas sa kanyang depensa. Maaari kasi itong samantalahin ni The Monster. Si Inoue ay kilala sa kanyang lakas na pagsuntok at pag-atake sa katawan na mayroong knockout to win ratio na 85%. Samantalang si Dasmariñas naman ay mayroon lamang 67%. Maraming mangyayari sa kanilang paghaharap na di pa natin alam. Ensayo, linaw ng pag-iisip at dasal ang tanging sandata ng ating mga Pinoy fighters. Si Dasmariñas na kaya ang tatapos at maipaghiganti ang mga Pinoy na pinaluhod ng halimaw? O magiging dagdag lamang ang kanyang pangalan sa mga nabiktima nito? O sadyang si Casimero na lang talaga ang ating pag-asa? Suportahan natin ang ating kababayan sa kanyang monster hunting. Naway si Dasmariñas na ang magbibigay ng tuldok sa winning streak ng Japan Monster. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon mga lods. Maraming salamat sa inyong suporta. Ingat po and God bless.
Thank you for choosing Exynos.